is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Good morning, Word of Hope, and welcome sa ating pong first service ngayong first Sunday of September, September 5. At ang aming panalangin, kayo po ay puspos ng kapayapaan, kagalakan, pagpapala ng Diyos sa linggong ito. So, are you ready for the Word of God? Tayo pong lahat ay samahan po natin ang ating pong pagbabasa ng Biblia. Let us open our Bibles. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, ay buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Romans chapter 8. Okay? Romans chapter 8, verse 28 to 38. Ito po ay 10 verses sa napaka mayamang sulat ni Pablo sa aklat ng Roma. I'm reading to you in the New King James Version. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. It is He who condemns. It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As is written, for your sake we are killed all day long and are counted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angel, nor principalities, nor power, nor thing present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Tayo po ay sumandaling manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, we dedicate this hour unto You, the proclamations of Your Word. Anoint the lips of Your servant and even the ears of Your people. And Lord, hallelujah, let Your healing, Your miracle flow, hallelujah, upon the proclamations of Your Word. Dalangin po namin, Panginoon, abutin mo ang aming mga pangangailangan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Makakaupo na po kayo sa inyong mga kanyang-kanyang tahanan. At sa umaga pong ito, nais ko pong ibahagi ang mensahe na may pamagat, God at work in our lives. God at work in our lives. Ang ating pong Romans chapter 8, verse 28 at hanggang 38 po, ay nagsasabi ng isang makapangyarihan at isang very powerful na mga verses patungkol sa kung sino ang Diyos natin. Because our sovereign Lord operates from eternal agenda, not in a daily planner. Ang ating Panginoon po, ang ating Diyos, ay nag-ooperate sa eternal agenda, hindi po katulad ng tao na siya po ay ng tao po ay nasa daily planner lamang sa pang-araw-araw. At maraming mga bagay sa buhay at sa mga pangyayari ng mundo na hindi maipaliwanag lahat ng tao. Pero sa Diyos po, ito po ay nakaplano, ito ay ayon sa Kanyang kapangyarihan, pagpapalakad at katalinuhan. Kinakailangan nating ipaalala na ang ating tagapaglikha ay still involved with His creation. Let us then explore His trustworthy sovereignty in Romans chapter 8, verse 28 to 38. So we can see that God's still at work in our lives. Ang mga believers po sa Rome during the time na inaddress po ni Pablo sa kanya pong sulat
ay living under the constant shadow of persecution. At kinakailangan nilang paalalahanan na ang Diyos ay kumikilos gumagawa sa kanilang mga buhay kahit sa panahon na sila ay dumaranas ng mga matinding kahirapan. So let us study the four key topics that emerged from Paul's word to Romans chapter 8, verse 28 to 38. Unang titignan po natin, God's promise. God's promise. Sa verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. This is a statement to Christian about God na ito ay katotohanan na dapat po nating sandalan, a truth that we can defend. This is a promise. Ito po ay isang pangako. Sinasabi ni Pablo, we know. Alam namin. Alam ko. Hindi niya sinabi, we think. Hindi niya sinasabing sa palagay ko, ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay gumagawa. Hindi. Sure si Pablo, alam niya na ang Diyos ay gumagawa. For we are sure that God never leave His people. Hindi niya kailanman iniwan ang kanyang mga anak sa kahit sa gitna ng anumang sitwasyon na kinapapalooban ng bawat mananampalataya. At ang pangakong ito ay nag-uugat sa Diyos mismo. This promise is rooted in God Himself. We know that God. That is according to Paul. Alam ko na ang Diyos. This promise emerged from something deeper than Paul's desire to encourage the Romans. Ito po ay nag-uugat sa Diyos mismo. We know that God. Gawin po nating saligan sa ating pang-araw-araw na buhay na ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay sa araw-araw. Kahit sa anumang sitwasyon na kinapapaluban po natin. Sa panahon na tayo po ay maginhawa, sa panahon na tayo'y dumadanas ng mga krisis, sa panahon na tayo'y dumadanas ng kaligayahan, at sa panahon na tayo'y dumadanas ng mga kapighatian, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. And He is working in our lives, therefore, He is control. He is in control sa buhay ng bawat anak niya. Ang verse 28 po assures us that He is for the accomplishment of His purpose. Ang buhay natin kay Kristo ay may kasiguruhan, mga kapatid. Ito ay isang mahalagang pahalala. Dahil sa mga panahong ito, para bagang ang mga tao ay naghahanap ng kasiguraduhan sa mga bagay-bagay sa mundo. Bilang mga mananampalataya ngayong umaga, ipinapaalala ng salita ng Diyos na ang kasiguruhan natin, kasiguraduhan natin, ay nasa ating Panginoong Hesukristo dahil Siya ay infinite. Siya ay walang limitasyon. Siya ay infallible. Kailanman hindi nagkakamali ang Diyos, and the Lord is in complete control. According to His purpose, ayon sa Kanyang layunin, everything that happens to Christian has a purpose. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya ay may layunin. Mayroon pong tinatawag na layunin. Kahit sa panahon na tayo po ay nasa trouble, nasa panahon ng krisis, may purpose ang Diyos. At God is in control of everything. And it is for His will that all His children are part of His purpose. Bahagi tayo. Isipin po natin yan. Sa sitwasyong kinalalagyan po natin ngayon, bahagi tayo sa malawak at walang hanggang layunin ng Diyos. Na dapat din nating tignan na ang Diyos ay gumagawa sa atin para hindi tayo maging masaya sa buhay. That God is not working to make us happy, but to fulfill His purpose. Dahil at the end, alam ng Diyos kung anong nakapagpapasaya sa atin. Ano ang tunay na definition ng joy na pwede nating tunay na ma-enjoy sa ating mga buhay. Note also that this promise is not for everybody. Ang pangakong ito ng Romans 8:28 ay hindi para sa lahat. It can claim only by those who love God. Ito ay pwede lamang angkinin ng lahat ng mga tao na nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Such people have new perspective. Itong mga taong ito may bagong perspective, may bagong mindset sa kanilang buhay. Pinagkatiwalaan nila ang Diyos.
hindi ang mga bagay-bagay sa mundong ito. They look for the security sa Diyos at sa kalangitan, hindi dito. They learn to accept the leading of God. Hindi sila yung mga, ang tunay na mananampalataya, hindi nagtatampo, hindi pinanghihinaan. Hindi po kailanman nawawala ng pag-asa kahit sa panahon na siya ay dumaranas ng mga kapaitan at kahit na mga sakit at mga karamdaman at kahit persecution. Dahil alam niya na ang Diyos ay sumasa kanya. Pangalawang bagay, part of God's working in our lives is God's providence. Sa verses 29 and 30, for whom He foreknew, He also predestined to conform to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, He also called. And whom He called, He also justified. And whom He justified, this also glorified. Ang salita pong providence ay madalas po ginagamit as synonym for God's control of the universe. Yan po ang something na may theological term siya. Pero sa simplest form, ibig sabihin nakikita ng Diyos. At hindi kinakailangan ng Diyos na siya ay lumingon para makita niya ang nakaraan. Hindi niya kailanman kinakailangan titigan ang pangkasalukuyan. Hindi niya kailanman tatanawin ang mga kinakaharap para makita niya ito. Ang lahat ng mga bagay na the past, the present, and the future ay nasa harapan ng Diyos. That is the providence. Ang Diyos ay dakilang manlilikha. Ay siyang humahawak